So, ito yung mga ingredients ko. Sinachop ko na siya. Yellow, red, and green paprika. And red onion, tsaka tomatoes, tsaka meat, minced meat. Tapos dito meron akong garlic. Fry ko na to siya. Ito muna unahin ko ng cook. Tapos mamaya na yung ano, mamaya na yung lagayan ko nito, yung parang pie. Ayan. So magluluto na tayo ng minced meat. Unahin muna natin yung minced meat. Konting abura, konting oil. Painitin na natin siya. Tunod natin ihuhulog yung red onion. Salutuin na natin siya ng konti. Tapos, hulog na natin yung paprika. Yung mga ano ko. Very colorful, right? I want to put it the good stuff. Colorful, yes or no? Say yes or no. Kaya talaga niyo sa lista. Pinawakan ko sa doser po yung camera. Tapos ayan yung mga salita. Okay, ulit na natin yung ano. So, colorful, right? Yan mo ulit. Mm, it smells good! Mabango na siya. Tapos, huwag natin hihingin. Huwag natin latain dito. Kasi bibake pa natin siya eh. Ganyan lang. Aray ko. Version ko lang yan. Walang recipe. Recipe yan. Loto ni nanay. Kumbaga. Guys, ibibig ko pa tumamiya sa oven. Okay. So, hulog na natin yung tomato. Simplahan lang natin ng itong panimpla ko. Salt and sugar. Okay. And a little bit of heat for the paste. Konti lang, kanya. For the taste. Tapos, lagyan siya natin ng konting flour. Para naman, sticky-sticky siya ng konti. Hindi, basta mababasa yung ano natin eh. Mababasa yung crust natin. Ay, ganyan. Tansya lang. About 2 tablespoons of flour. Again, sinasabi ko, gawa-gawa ko lang ang reseping ito. So, we don't have a recipe, guys. It's just my imagination. Ayan, sticky na siya. Hindi na mababasa yung ano niya. Kasi pag basa, pag may sauce, mababasa yung ano. Mababasa yung crust. Aray, ang init talaga. Okay, that's it. Done. So, ayan. Ito ulit ang gagamitin ko. Ito yung paborito kong ginagamit para sa mga pie na ano, recipe ko. Ayan. Dalawang ano lang. Pwede na yan para sa minced meat pie natin ngayon.
minced meat pie na may parang ano siya, shepherd's pie. Pero ewan ko, basta recipe ko lang 'yan. Ayan, so gawa na tayo ng pie natin, pie. Dalawa lang gamitin natin kasi pwede na 'yan. Dikit natin. Siyang parang bilog. Bilog kasi bilog yung ano natin. Ayan. Ting, 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 ting. Okay. Pwede na yan. Ting, ting, ting. Lutong bahay nga eh. Kaya nga lutong bahay kahit anong itsura niya. Lagyan lang natin ng mga ganyan-ganyan. Okay, so patigasin muna natin siya ng konti sa refrigerator. Mga 15 minutes lang. Para naman, ano, hindi siya sobrang lambot. At lalambot lalo siya paglagay ng mincemeat. Okay, lagay natin sa solisuko. Tumugtog yung baby ko ng violin. Silipin natin. Dito sa kitchen, may ako. Tingnan. May... meron akong bintana. Habang naghihintay tayo, pinapainit ko na itong ano ko, oven. Ayan. Ang sikip ng kitchen ko, aray ko. Diyos ko po. Dito sa Japan, ang diliit talaga ng space kahit ang mahal ng bayad ng upan. Ay, so, lalagay. Dito na po siya. Lalagay na natin siya sa ano. Medyo ano na yung ano natin, no? Tumitigas na ng konti. Lagay na natin siya. Pinabili ko nito yung baby ko kasi habang pinapatigas natin ng ano, may time pa naman, pinababa ko siya sa baba para ano, bumili ng cheese. Yan. Bubudbura na natin siya ng cheese. Natin. Bake pala siya.
Ayan, baking siya for 30 minutes. 25 to 30 minutes. Depende sa ano. Depende sa temperature mo. Ayan, so luto na siya. Wow. Turns out amazing, guys. Ne? Parang ang sarap niyang tingnan, no? Gawa-gawa ko lang yung recipe na yan. Tingnan natin kung anong lasa niya. Hi, ayan na siya. Init. Tapos, hanggang lang natin ng fridge. Konting ito cheddar cheese. Okay, slice na natin siya. Ito na yung minced meat pie natin. Ninakaw ang juice ko. You're welcome. Hindi makatiis. Masarap pala siya pag may kanin. Ayan, ganyan na lang. Parang ano sa atin. Ano ba yun? Giniling. Para siyang giniling na may cheese. Tapos crispy yung ano niya, crispy yung crust. Masarap siya. Pero masarap siya sa kanin talaga. Alam mo naman tayo, makanin tayo mga Pilipino. Ang sarap niya sa kanin.